Hello mga Kapit Lovers, magandang araw sa inyong lahat and welcome na naman sa aking channel. Sa episode na to mga Kapit Lovers, ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol pa rin sa ating mga pets. Tungkol ito sa pusa, tungkol sa kanilang cat litter san, kung ano ang pamamaraan ko kung bakit matagal bumaho ang cat litter ng aking mga alagang pusa. So panoorin niyo to mga Kapit Lovers, lalo na sa mga nag-alaga ng pusa, sa mga baguhan pa na nag-alaga ng pusa. Panoorin niyo tong mabuti para kahit papaano may idea na kayo mga Kapit Lovers. Dahil itong ibabahagi ko sa inyo, bukod na matagal bumaho ang cat litter ng inyong mga alagang pusa, makatipid rin kayo mga Kapit Lovers. Alam naman natin na yung cat litter sa ng pusa ay di naman ordinaryong buhangin yan na makukuha mo kahit saan. Siyempre, gagastos ka rin yan sa pagbili niyan. So, itong i-share ko sa inyo mga Kapit Lovers, bukod na matagal bumaho yung cat litter san ng inyong mga alagang pusa, makatipid rin kayo. Dahil kung madaling bumaho, siyempre itatapon nyo, di ba? So, gastos. Dahil yung isang bag ng cat litter san, yung binili ko na palagi kong binibili, isang bag, 5 kilos, worth 450 or dalawa kasing klase, may maganda yung 450 at yung isa ay yung 430. So yung 430, ano, mahal na yun ah, pag palagi kang bumibili ng mga ganyan. So itong ibabahagi ko sa inyo mga Kapit Lovers, bukod na matagal bumaho ang inyong mga cat litter san ng inyong mga alagang pusa, makatipid din kayo. Ano ba ang diskarte ko kung bakit matagal bumaho ang cat litter san ng aking mga alagang pusa? Sa mga wala pang alam dyan, ito ang diskarte ko mga Kapit Lovers. Ito siya. Nilagyan ko ng baking soda ang cat litter ng aking mga pusa. So maganda ang itong baking soda dahil alam naman natin mga Kapit Lovers or sa mga wala pang alam na itong baking soda, parang universal to, gamit sa lahat, cleaning and deodorizing. So isa na dyan yung paglagay nito sa cat litter. Ito ang pinili ko na brand, yung Queen, dahil medyo mura to kaysa Hammer na brand. Ito ang pipiliin nyo mga Kapit Lovers, ito ang pinakamura na baking soda na magbili nyo sa mga mall or kung saang tindahan na may tindang baking soda. Siguro may ano siguro sa mga ganito ng hindi pinapak yung by kilo. Iwan ko, di ko man alam yun. Pero ito lang ang alam ko. So kung sakali kayong bibili ng baking soda, huwag yung Hammer na brand. Ito ang hanapin nyo dahil mura to kaysa Hammer. Pero kung wala na kayong makita na iba, ayun na lang. At ang isa ring paraan ko mga Kapit Lovers, bukod na nilalagyan ko ng baking soda ang cat litter ng aking mga pusa, binibilad ko rin sa araw yun para sumisingaw yung mabahong amoy ng kanilang mga dumi. So kung walang araw, pwede nyo rin ilabas lang para kahit papano yung singaw lalabas yan. So dalawang paraan ang ginagawa ko mga Kapit Lovers. Una, binibilad ko yan kung may araw. Pero kung wala, nilabas ko pa rin. Tapos, pag ipasok ko na, lagyan ko muna ng baking soda. Pero hindi araw-araw ko nilalagyan. Yung ano lang, pag amoy ko, yung medyo mabaho na, saka ko na lalagyan. Dahil kung araw-araw mo lalagyan, may tendency yan na dumami yung baking soda. Mawala na yung buhangin or yung cat litter sa nila. So mapapalitan ng baking soda pag araw-araw yung nilalagyan niya. Dahil dati ganyan ang ginagawa ko, pag tingin ko sa cat litter sa nila, parang namumuti na lahat, parang hindi na buhangin pag
ano mo, paghukay ko parang di nabuhangin. So naisipan ko na di araw-araw ilagay yung baking soda. So ito ang cat litter box ng aking mga alagang pusa, mga cat lovers. Bago ko pa lang to kinuha doon sa loob, nilabas ko para kunan ng dumi ang cat litter. Kailangan may ganito rin kayo na pang kuha. Yung may butas-butas dito, tingnan nyo may butas-butas. Yan. Para pagkuha ninyo, yung mga buhangin niya, mahuhulog. So, ganito. Oo, ganun. Yung dumi ng pusa ko, kunan ko to umaga at tuwing hapon para di ganong dumami yung dumi nila. Ganun lang. Mahulog yung mga buhangin dito. Ang matira yung dumi nila. So pagkatapos nito, ibibilad ko muna sa araw to. Sabagay ngayong araw na to, walang araw eh. Wala kang makikita na sinag ng araw. So dito lang to. Tapos lagyan ko na lang ng baking soda to. So itong baking soda na nandito sa karton, mga kapit lovers, ilipat ko to dito. Para di madaling ma-expose yung baking soda. So nilipat ko na yung iba dito dahil marami kasi ang binili ko dati. Yung iba nilipat ko na dito. So ganito. Sa paglagay nito, mga kapit lovers, huwag nyo lang damihan. Ang kaunti lang. Ganito lang. Spread mo lang dito. Tapos haluin ng kaunti. Ganyan. Yung may mga parang bato na baking soda, dudurugin mo lang. Madali naman to durugin. Yan yan. So, so wala ka talagang maamoy na mabaho, mga kapit lovers. So ganito lang ang style na gawin ninyo, mga kapit lovers, yung may mga alagang pusa dyan. So ganun lang, mga kapit lovers, ang diskarte para makatipid tayo at para rin matagal bumaho ang cat litter san ng ating mga alagang pusa. So hanggang dito na lang ako, mga kapit lovers. Hanagin sa mga bagong visitors or viewers sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pakiclick na lang ang notification bell para updated kayo sa susunod ko na mga upload na video. At huwag niyo rin kalimutan i-share to sa inyong mga kakilala na may mga alagang pusa, para kahit papano may alam din silang idea para makatipid rin sila. Bye! Thank you for watching. God bless us all.